May mahigit na 4 na buwan pa si Pangulong Duterte sa kapangyarihan, ngunit sinabi niya na sinimulan na niyang ligpitin ang kanyang mga personal na gamit sa Malacanang para sa kanyang pag-uwi sa Davao City. Mag-iimpake na po ako. So, a little over 3 months yung excess, wala na yun. So I should be out by March. Hindi ko na paabuti ng Abril. Hindi na matutulog rin dito. Kung saan ako dalhin ng Panginoong Diyos, mag-practice na ako tulog doon. Magpunta na lang ako dito for a day-to-day trabaho. What's left of the things that we have to work on. Naibahagi ni Pangulong Duterte ang kanyang balak na bumili na lamang ng isang condominium unit sa Metro Manila para lamang may matuluyan siya. Anya, wala naman siyang kamag-anak dito sa Metro Manila na maaari sana niyang matuluyan sakaling kailanganin na lumuwas siya. Pag alis ko dito, wala akong matirahan. Wala akong mga cousins because all of them are in America. So, wala akong bahay dito. Paglabas ko dyan, sabi ko sa asawa ko, saan ako pupunta? Sabi ko, magbili ka talaga ng kondo na baski maliit lang para maistambayan ko kung nandito ako sa Maynila. Ibinahagi ito ng punong ehekutibo sa ilang miyembro ng kanyang gabinete at isinapubliko naman sa Talk to the People briefing. Noong nakaraang linggo, walang naging briefing ang Pangulo dahil nag-quarantine ito matapos ma-expose sa isang COVID-19 positive na household staff. Ayon pa kay Pangulong Duterte, may edad na siya at ang kanyang mga anak naman ay may kanya-kanya na rin buhay. Anya, ipinapasa Diyos na lamang niya kung ano ang mangyayari sa kanya pagkababa niya sa pwesto sa darating na Hunyo at 30. Wala akong... Sabi ko yung... Maski yung mga two bedrooms lang na ano, total wala na, isa, mag-iisa na lang, matanda na ako. Mga anak ko, puro na politiko rin. Kanya-kanya na sila. Ako ang, I don't know where, saan ako dalhin ng Diyos. But I trust that He would not down. Janis Cosio, Radyo Inquirer Online, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.